Napaisip nga ng husto itong si Lelet. Dahil sa kanyang paningin ay maaring meron pang tinatago nga itong si Aling Chato. May bagay pa siya na hindi sinasabi kung kahit hindi nila matumbok-tumbok kung ano talaga yung katotohanan. Hanggang sa isang araw, tumawag sa kanya ang kanyang tinang. At dito niya na-realize na lahat ng mga ina ay gagawin ang lahat-lahat. Huwag lang mapahamak ang kanilang mga anak. Handa silang protektahan at handa silang akuin ang kasalanan na di nila ginawa alang-alang sa kanilang anak. Kung kaya't napaisip siya sa mga nangyayari. At dito nga ay naisip niya na maaaring ang ginawa ni Aling Chato na akuin ang kasalanan na hindi niya ginawa. Maaaring silang gay nga ang pumatay dito kay Carding. Nitikom ang mga bibig ni Aling Chato. Ayaw na ayaw niya na sabihin ang lahat-lahat. Maging ang sulat nga na pinadala ni Era kung saan minungkahin nila na silang gay ang may salita upang sa ganun malaman nila at lumabas ang katotohanan dahil silang gay ang nag-iisang witness kung saan naroon siya sa pangyayari at kung anong naganap sa krimen ay saksi siya. Ngunit tumanggi si Aling Chato, ayaw niya kasing mangyari ang kinakatakutan niya. Ayaw niyang makulong ang kanyang anak na silang gay dahil ang katotohanan pala ay talagang silang gay ang gumawa ng krimen. Nagdasal nga itong si Aling Chato, tela malaki na nga ang konsensya na kanyang nararamdaman. Hindi niya mapalawanag ang pakiramdam niya. Kung kaya dinasal na lang niya sa Diyos, subalit tela hindi na nga hanggang doon lang, kundi kailangan niyang ilabas ang katotohanan at kailangan niyang magtiwala sa kanyang mga abogadong si Lelet at itong si Attorney Bonnie. Kaya naman ng mga sumunod na araw ay kinausap na niya itong si Lelet at si Bonnie at sinabi na niya kung ano ang katotohanan. Pinoprotektahan lamang niya ang kanyang anak na silanggay lalong lalo na at ayaw niya makitang nakakulong silanggay lalo sa sitwasyon niya na buntis ito at wala pa nga sa tamang pag-isip dahil sa kanyang hindi magandang mentalidad. Kung kaya't naawa siya, ayaw niya sapitin nilanggay ang paghihirap. Kaya naman handa siyang magdurusa alang-alang sa kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi naman ni Bonnie na huwag siyang mag-alala dahil gagawin nila ang lahat-lahat at ika-counseling nga nila itong silanggay nang sa ganun bago ito'y salang ay hindi nga ito taranta at ma-stress. Kailangan masabi nilang gay kung ano ang mga katotohanan at malaki naman ang pagkakataon na makalaya din siya dahil nagawa lang niya ang mga bagay na iyon dahil sa pananakit ni Carding sa kanya at naipon ang galit niya kung kaya't hindi na niya nakontrol ang kanyang sarili. Alam ng mga kapitbahay nila kung ilang beses nga nitong saktan itong silanggay kahit na nagdadalang tao pa ito. Sa kabilang banda, mangyayari nga ang kinakatakutan nitong si Aling Chato dahil nakalabas man siya ng kulungan pansamantala dahil walang matibay na ebidensya kung saan magdidiin na siya talaga ang may kasalanan. Ngunit itong si Era ay kumikilos pa ilalim at dito nga ay pagbibigyan siya ng warrant of arrest na dito kay Langgay. Kung kaya't magugulat ang lahat sa isang center dahil kukunin na nga itong si Langgay upang ikulong. Bagay na nasasaktan itong si Aling Chato lalong-lalo na sa kalagayan nitong si Langgay at makukulong siya. Balit kahit anong gawing harangan ng kanyang ina ay wala na itong magagawa dahil lumabas na nga ang warrant of arrest. Kaya naman humiling si Aling Chato dito kay Lelet at kay Bonnie na gagawin ng lahat mapawalang sala lamang itong silanggay dahil hindi niya kakayanin na makitang magdurusa ang kanyang anak sa loob ng kulungan lalong lalo na at hindi naman niya deserve at nagawa lamang niya ang bagay na yun dahil ang kanyang asawang si Carding ay masyadong mapanakit. Nangako naman itong si Lelet at sinabi dito kay Aling Chato na huwag siyang mag-alala dahil gagawin niya ang lahat-lahat ng kanyang makakaya at sa tulong din ni Bonnie upang sa ganun ay makalabas agad-agad itong silanggay at gagawin ang lahat para madempensahan itong silanggay mula sa kasalanan na hindi naman talaga niya ginusto kundi wala lang choice dahil nakita nga na sinasaktan ang kanyang inang si Aling Chato.